Sir, mo rin po kasi tayong mga nanonood online. Pwede ho kayong magtanong. Priority nga lang po natin yung tanong dito. Pero bago po yon, mga kapatid, ito na yung inannounce ko kayo na sa pasimula. At ipapakilala po niya ang kanyang sarili sa totoong pangalan. Brother, kayo na magbanggit ng pangalan nyo. Happy Sabbath po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang araw. Ako nga po pala si Brother Nestor Bernil Jr. Bernil. Apo, Bernil. Yan. Nabanggit mo kasi kayo na Brother Nestor, kaya ako ay naisip ko na tanungin kayo ng ilang tanong. Kasi meron kang mga maiksing pananalita na nabanggit kanina na nung time na nasa Arcillas kami ay kasakasama ka doon sa nagbabackride doon sa mayroong dalang trumpa na mga reform or kaya ay mga kapatiran pero tinatawag ng Babylon ang Seventh-day Adventist Church. Totoo ba yon na ano na ikaw ay kasama roon? Totoo po yun ano. Way back 1998, 99, 97, Brother Johnson. Bata pa ako noon, mga nasa 17 o 16 years old pa lang po ako noon. Masikasig kami noon na nangangaral at ang paraan ng aming pangangaral noon ay sa pamamagitan ng trumpeta. Bali nung panahon na yun, napakasikasig. Yung trumpa, no? O, yung trumpa. Nakakabit yun sa motor. O nga, nandun sa motor ni brother rin eh. Opo, opo. Nakakabit yun sa brother motor, sa motor, tapos sa yung mic, andun lang din. Kumbaga, eh, kapag kami ay nagsalita, o siya nagsalita ay dinig lahat, kaya malakas po yun. Pagka minsan, yung ginagamit niya sa kamay, yung parang sa bombero po, o kaya yung megaphone yata yung megaphone. Tawag doon. Noon pa po yun, matagal na panahon, at napakasigasig namin noon. Ano yan, mga, kung di ako nakamit, mga 1994, 95 yan eh. O 96, mga ganyan. Ganun yung mga taon natatandaan ko. So, ibig sabihin, ay kasama ka talaga doon sa mga nag-church shopping, yung pumupunta sa mga church at mga kumakausap ng mga kapatiran para i-present yung inyong paniniwala. O pwede ka magbigay ng ilan sa mga sample ng paniniwala nyo dati na inyong pinang para ma-attract yung mga kapatid sa loob ng iglesia? Totoo po yun, ano po, Brother Johnson. Actually po, natutuwa pa nga ako kapag ako'y nakakaisa sa mga elder noon. Kasi mabait ang mga elder natin, ano po, at saka yung mga kapatid natin sa iglesia. Ang gawain po namin doon kasi ay hindi mo talaga magpakilala. Kasi iba kasi ang pananaw ng mga kapatid kapag ka ikaw ay reform. Ganon din naman sa reform, ano po. Kapag ka kami gusto naming magdala ng mensahe, iniisip namin paano ito makakapasok sa iglesia. Kasi alam naman namin na yung mga kapatid natin kasi ay, ano, kumbaga ay aware. Pagdating sa ganito. Kaya ang ginagawa namin, nagpapanggap kami na hindi kami reform. Nakikisangkot lang kami sa ganito, parang ganito lang po noon. Pagkatapos magpapakilala, makikipagkaibigan, hanggang sa makuha na namin yung loob ng mga matatanda sa iglesia. Noong panahon kasi na yun, Brother Johnson, ay kapag ka ikaw ay isang Seventh-day Adventist, hindi na nakakapag-interview yung mga elder natin dati, o mga kapatid sa iglesia. At nagsasuggest kami na po pwede po ba kaming mag-present, magsalita. Siyempre, kapag nakuha mo na yung loob nila, madali lang silang maniniwala sa iyo at ibibigay na sa iyo nila yung ano, yung pulpito kaya yung mic. Doon na po namin pinapasok yung mensahe. So, may mga nakukuha rin talaga kayo. Ay, totoo po 'yun, Brother Johnson ano, nung panahon na napaka ano namin, masigasig. Katulad po ako, ano? Nakakarating pa nga ako ng Isabela, Aurora Province. Yung hindi ko lang po malilimutan, yung dalawang church na pinuntahan ko. Yung bandang Bacoor at saka doon sa Maykawayan, Bulacan. Matagal na po yun. Bakit ano nangyari doon? Yung panahon po noon, nakapag-present po ako noon. Nakapag? Present. Mm-hmm. Mm. AY po yun. AY program. Nakalusot? Iwa? Kumbaga gano'n, nakalusot. Nung panahon po na yun ay, kumbaga ay, hindi nila alam kung ano talaga yung mensahe na dala ko. Basta't ang alam lang nila ay kapatiran ako noon. Kaya't ang ginawa ko po noon ay habang nagsasalita ako, umiinit na nang umiinit yung kumbaga, nagiging, napupunta na ako dun sa pinaka-climax ng mensahe ko. Noon ko na ngayon iniiwan yung kasabihan na ano, yung salita na ipinapangaral namin sa mga kapatid na ang Seventh-day Adventist, kailanman ay hindi na naging bayan ng Diyos,
at sila ay nasa kondisyong Babylonia na. Doon, nung pagkaganon po, inaawat na po kami noon sa totoo lang. Totoo yung sinasabi ng mga kapatid. Oh, pinabababa na ako noon sa pulpito. Ako wala na akong pakialam ng Brother Johnson. Pagka once na pinababa ako sa pulpito, basta ako ang sa akin lang. Nasabi mo na yung gusto mo? Nasabi ko lang po ano yung gusto ko. Bahala na yung mga makikinig noon. Yun, ganun lang po yun. So may mga nakukuha talaga kayong interest din? Actually, yun na nga po yung ano eh, yung isa sa mga gusto kong sabihin sa mga kapatid. Kailangan magbasa din tayo at mag-aral. Kasi ang kalimitan kasing na nahihikayat sa ganyan, unang-una, yung wala rin talagang alam. Mm. Ano? Yung hindi rin talaga nakapagbasa, nakapag-aral, at yung tipong, kumbaga, nanlalamig na sa pananampalataya. Kaya nga po nagpapasalamat ako at may ganitong klaseng programa, yung pag-aralan natin ministry. Kasi ang mensahe nito mga kapatid, hindi lang panloob, panlabas pati. Matanong ko lang, Brother Nestor, paano na-introduce sa iyo yung paniniwala ng mga kapatid natin na dati na lumabas? Yung sinamahan mo, tulad ng sinamahan mo. Paano mo natanggap at paano ang approach na ginawa sa iyo? Natatandaan ko po kasi dati, Brother Johnson, yung sinabi ni Pastor Brian Tolentino noon sa lecture niya. Marahil siguro kasama ka po doon na mayroon tatlong klase ng reform. Mm-hmm. Yung unang reform, yung mga kapatid na mula sa loob, lumabas. Yung pangalawang reform naman, yung mga nasa labas at nakapag-asawa ng kapwa nila reform, yung mga anak nila, yun yung pangalawang klase ng reform, yung mga naging bunga. At yung pangatlong reform, yung mga reform na nangangaral sa hindi, kumbaga ay hindi Seventh-day Adventist Church, kumbaga hindi kapananampalataya, doon po ako kabilang sa pangatlo. So nung, adala po siguro ng pagiging curiosity ko, ano po, yung pagiging matanong, nagtataka lang kasi ako, marami silang, ano, kumbaga ay, abala sila, nagmumotor, kumbaga pumupunta ng bundok, account nyan, mga ganyan. Tapos ay may mga dala silang mga Staedtler noon, Brother Johnson, na pinaglalaman ng kanilang mga ano outline. So, hanggang sa may dumalaw sa amin sa bahay. Mm-hmm. Hindi naman po kasi ako binyagan sa Seventh-day Adventist. Hindi ako binyagan. Magulang mo lang? Yung magulang ko lang, eh lamig pa sila noon. So, yung tatay lamig. Lamig sila. Oo. Noon. Mm-hmm. Eh, yung tatay ko, hindi naman din Adventist po, nanay ko lang. Eh, ang sabi ng tatay ko, wala namang masama. Sige, sumama ka. Nung may pumunta dun sa amin, pamasyal, ay sumama ako. At nung pagsama ko na yung Brother Johnson, hindi ko alam na iba sila sa atin. Iba sila sa Seventh-day Adventist Church. Akala mo... Akala ko po nung Seventh-day Adventist sila. Kasi Sabbath keeper din po sila eh. Hanggang sa doon na ako unti-unting nag-observe na nakita ko na lang doon na iba po pala sila kalaunan. Mm-hmm. Mayroon nga po pala silang talatang binabasa noon nung makilala ko na sila ay reform. Binabasa nila yung sa sulat ni Mrs. White. Ano? Minimiss ko nila yung sinabi doon ni Mrs. White sa kanyang sulat na ang sabi po doon ay unless you will not reform, there will be no place in heaven. Oh. Yun. Pagka, yun po yung mga pangunahing pambanat noon. So, tapos sasabihan ka, o tamo, kapag hindi ka reform, wala kang lugar sa langit. Oh, ba? O nga naman, ano? Oh, kita mo na. So, naging member ka talaga nila? Hindi lang po ako member noon, Brother Johnson. Naging masigasag din po akong worker. Worker? Opo. Ang totoo po niyan, kahit doon sa bahay ni Pastor Abraham Del Rosario. Si Pastor Abby Del Rosario? Si Dr. Abby. Ay, nakakarating po ako doon. Kasi nung minsan, may mga kasama ako doon, nakatulog na ako doon sa bahay nila. Wala lang po doon si Pastor Abraham, marahil nasa AUP siya at nag-aaral ng pagka-pastor. Talagang ganun. So, maganda pala yung istorya mo. O ngayon, punta tayo ron. Paano nagbago? Paano mo iniwan? Ano ang nag-udyok sa'yo para iwanan yon at bumalik dito sa church? Ang totoo kasi, Brother Johnson, one-sided ako noon. One-sided, no? Hindi lang extreme siguro. Left, sabi nga ni Pastor Brian. Opo. Ibig sabihin, isa lamang din yung pinapakinggan. Kasi naluto ako noon sa doktrina o sa aral na talagang ang Seventh-day Adventist ay Babylon. Kapag anumang mensahe na nagmumula sa ating mga pastor, sa ating mga elder, hindi na namin yung pinapakinggan kasi ang ginagamit nga namin madalas noon ay
wala na sa inyo yung katotohanan, may mga pamantayan na iniwan sa atin, hindi nyo naman sinusunod. Kaya wala yun, na dito. Wala na kaya dito. Wala na dito pati yung presensya ng Diyos kasi nga nasa kondisyong Babylonia na. Yeah. Ang dahilan kung paano bumaliktad yung aking, kumbaga, nabuksan yung aking kaisipan na wala yung pagiging one-sided ko, ay dahil na rin mismo sa, nung panahon kasi na yun, Brother Johnson, sa totoo lang, ay kabilang ako sa ibang grupo ng Reform. Alam naman natin na maraming klase ang Reform. Uh-huh. Hindi lang ISDARM, hindi lang IMS, kundi nakabilang ako sa klase ng Reform na nagta-time setting. Nagta-time setting. May naalala akong time setting, 1994 yata. Apo, hindi lang po yun. Ang time setting namin noon ay 6,000 years na within, nung panahon kasi na yon. Pagdating ng 2,000 years, wala na si Jesus Christ. Nang 2,000? 2,000. Year 2,000? Year 2,000, darating na si Jesus Christ. Sorry, apo. Tama. Apo, yun yung time setting namin. May narinig ako ganyan. O tapos? Ikinakapit namin yun sa 6,000 years. Sinabi niya sa sulat niya. Apo, nakakapit din po yung 1994 na sinasabi niyo. Oh, nabasa ko kasi nakatanggap ako ng mga pinamimigay . Okay. 1994 matatapos na yung mundo. Nung panahon po kasi na yon, Brother Johnson, hindi pa masyadong popular sa atin yung social media at saka cellphone. Yan, totoo, wala pang internet noon . Masipag kami noon sa paggawa ng tinatawag na pamphlet. Opo. Kahit nga po ako, nakagawa na po ng sarili kong pamphlet. Oh. Yung pamphlet na ginawa ko, ipinamigay ko na rin yun sa ating Seventh-day Adventist Church kahit sa mga kapatiran natin. Nakatanggap ako dun . May mga drawing pa . Diagram . 1994 daw . Opo, tama. Tapos, po yun. Kasi nung panahon na yun, hindi katulad ngayon, na kapag ikaw nagsalita sa social media, sa cellphone, malawak na yung naabot. Dati kasi gumagawa lang kami ng pamphlet, piniprint lang namin, tapos yun lang yung ipinamimigay namin. Yun yung way namin para makaabot yung aming mensahe sa mga hindi nakakaalam. Mm. So, ang nangyari po noon, nung hindi dumating si Jesus Christ noong year 2000, nagkaroon kami ng, kumbaga, na-disappoint kami. Ah, may great disappointment. Meron din pala kayong disappointment. Hindi lang siguro great, ano? May disappointment din. Apo. Ano nangyari? Yung ibang mga kapatid namin, yung ibang katulad namin noon, nanatili yon, na nag-aral pa din. Yung 2000, nag-time set sila hanggang 2003. Ba, nag-extend? Extend. Katulad ng panahon ni Noah. Di ba si Noah, nung pumasok po sa Arka, ang katwiran namin dati, hindi naman kaagad dumating si Jesus Christ after yung baha noong 120 years. Uh-huh. 7 days pa o 12 days. Ginamit nyo yun? Ginamit namin yung paliwanag para lang sa ganun. Yung mga kapatid na mapait yung naging karanasan, hindi naman ganun ka... Masaktan. O nasaktan. Oo. Pero ako noon, nagpag-asa pa. Apo, pero siguro, unang doon nag-aalangan na rin. Delikado naman tayo rito. tapos? Ako naman, Brother Johnson, noong panahon na yun, kabilang ako talaga noon sa naging lamig. Kasi nabigo na nakita ko na nasabi ko parang hindi yata ito totoo. Disappointed ka? Opo. Katulad nga ng sermon mo kanina, nung nagkaroon ako ng disappointment, pati ang Diyos noon ay hindi ko na naalala. Naging backslider po. Na-backslide ka? O, naglamig po ako. Meron akong naalala dyan sa Angono na ganyan din, nag-time setting, umakyat sa bundok. Ay, na-backslide din. Nakilala ko siya kasi gumagawa ng sasakyan. Sa Bungiro na siya . Hindi na talaga naka-recover. Mabuti ikaw nakabalik. Sige, tuloy mo. Opo, sa tulong po ng Panginoon, ay nagpapasalamat po ako sa kanya, nakabalik ako. Ang nangyari po nito, nung panahon kasi na nagtatrabaho ko sa opisina, half day yung pasok namin sa opisina. Yung hapon, sumasaglit ako doon sa may Commonwealth para mag-iway. Doon na po ako unti-unting babalik. Siyempre po, yung huli kong iniwanan noon, Brother Johnson, gusto ko yun din yung aking babalikan kasi yun yung naiwan ko. Yung Reform? Opo. O kaya Reform. Sa Commonwealth, yung mayroong isa doon, church? Na yun ba yun? Opo, opo, opo. Yung katabiro ng Gaw? Yes po. Oo, tapos? Yun po yung naging, yung nagpasimula akong, kasi decidido na akong bumalik. Actually... dito ka na. Doon po. Doon muna. Doon muna. Oo. Ang nangyari po noon, nag-testimony na po ako noon sa kanila na sabi ko ay mag-resign na ako sa trabaho. Kasi mukhang tinatawagan na ako ng Panginoon kasi
kumbaga bilang ano din, eh hindi ko matiis na hindi ko maipangilin yung Sabat. At syempre po, vegetarian din ako noon kasi doon ako naging ano noon. Tuloy-tuloy yung pagiging vegetarian mo? Hindi naman po. After 10 years. Noong time na yun? After 10 years, nag-start ulit ako mag-vegetarian. Unti-unti na po yun. So, nung panahon na yun, nandun ako po sa ano sa Commonwealth, ay syempre, after ng Divine, ano po? After ng Divine, kainan na kami sa likod. Nung pagbuklat ko ng kaldero, kasi mga vegetarian eh, yun yung pagkakaano ko nun, kasi ano nga, nasa home care reform. Pagbuklat ko ng kaldero, may hita ng manok. Ah, doon? Opo, may hita ng manok, may gulay. May gulay naman. Ah, may gulay naman. Pure vegetarian. Tapos doon sa reform yun ha? Opo, sa reform yun. May hita ng manok, may itlog. Ah, Nagtaka ako, nag-isip na ako kaagad ng Brother Johnson. Sabi ko, bakit may ganito? Akala ko, puro gulay lang. Pero, nilihim mo lang muna. Hindi ka lang muna kumibo. Hindi muna ako kumibo. Kasi doon na ako nag-isip ng ano, malalim ngayon. Sabi ko, eh kung ganito din naman yung aking madadatnan dito, at kung ganito din naman yung nakita ko, eh bakit pa mayroong paghiwalay doon sa Seventh-day Adventist Church? Oo nga. Di po ba? Sabi ko kung yung mga tao din naman dito ay hindi rin naman talaga pure vegetarian. Bagamat alam ko na hindi yung iba doon ay dumadalo at hindi pa naman totally hikayat, eh doon na po nagkaroon ako ng question sa pinaniniwalaan ko. Actually, ay sabi ko, may ganito rin naman sa Seventh-day Adventist Church eh. So ano yung pagkakaiba ng mensahe nila sa mensahe ng Seventh-day Adventist Church? Doon na po ako nagsimula ngayong mag-aral. Ano po, nagsaliksik ako. At sa question ko, nag-iisip ako, sabi ko, bakit may ganito? Hanggang sa nag-search ako sa ano sa YouTube, sa social media, nahagip nga po ng mata ko yung mga programa ninyo. Yung unang-una, yung kasama mo si Pastor Brian Tolentino. Yun, sa Katotohanan, sa Hope Channel yun. Oh. Yes po, Katotohanan. Pagkatapos, nabaybayan ko na rin po yung mga programa ninyo. Pati na rin po nung panahon na buhay pa ang Ka Jerry Sevilla, yung kapitulo versikulo, kasama ka. Oo, kasama ako doon. Tapos, ngayon, ay yung pag-aralan natin, ministry, hanggang sa ako po yung naging isang estudyante doon. So, doon po ako, yun po yung isa sa malaking tulong sa akin kung paano ko nabalansi sa akin kung ano yung dating pinaniniwalaan ko at kung ano ngayon yung dati kong pinangahawakan. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon sapagkat ginamit niya yung mga programa ninyo. Amen. At hanggang ngayon, ano po, Brother Johnson, ay nag-aaral ako. Pero mas matibay na sa akin yung, alam niyo po kasi, totoo naman yung sinasabi ng ating mga kapatid kapag nagsasalita sa pulpito yung ating mga pastor. Maging sa mga nababasa ko, ay ang Seventh-day Adventist Church ay marami ng mga problemang hinarap. Marami na sa ating binato, mga confidential, controversial, pero ito po yung nalalagpasan natin. Kumbaga, ito po ay hindi dahilan para sabihin natin o mag-isip na hindi na ito tunay. Iyon. Ang ganda, mga kapatid. Ano po yung tungkulin mo ngayon dito sa church? Merong... Ano po siya dito? Elder! Oh! Amen! Sana yung mga bumalik dyan na maraming... kasi meron po tayong mga kapatid na bumabalik pero may dala-dala eh. May baon. Ay, ito po talaga ang church. Wala hong ikawalong iglesia eh. Ito yung pangpitong iglesia na nandito yung pag-ibig ng Diyos. So, nakakatuwa eh. Dati nyo na bang alam yung istorya niya o ngayon lang din nyo nalaman, yung mga kapatid? Ngayon lang? Hindi mo sinasabi. Nabanggit ko na po ito noong mga nakaraan pa. Pero hindi ganun no, kalawa. Kaso hindi po yun Sabat, mga midweek. Alam niyo po kasi, Brother Johnson, kapag ikaw kasi ay reform, kumbaga, iniiwasan ko kasi yung distinguish na mga kapatiran sa reform. Oo, parang discrimination. Discrimination. So yun pa rin kasi yung naitatak sa isipan ko ngayon. Pero ayaw mong i-discriminate ka. Ganun naman. Pero nung mga panahon na yun, nasabi ko na yun, ito lamang yung talagang full blast. Na talagang, kaya nga po nagpapasalamat ako kasi naimbitahan mo ako na magpatotoo regarding nga dito sa aking naging kalagayan. Kaya nga po, ay marahil, niloob ng Panginoon na dito kayo
magprograma sa aming iglesia. At ito na rin po yung gusto kong ipanawagan, Brother Johnson. Sige, sige. Ano, yung mga kapatid na nasa labas, yung mga naging kasama ko, ano, ang panawagan ko lang, huwag kayong one-sided. Tama. Kumbaga ay patuloy lang din tayo mag-aral. Ang nangyayari po kasi ay halos tumitingin ka na lamang doon sa nagsasalita, sa nagpa, kumbaga, nagpaunawa sa'yo, nawawalan ka na ng kakayahang mag-aral ng sarili mo at magbasa. So, yung aking pong pagkakilala dito sa ating iglesia, sa Seventh-day Adventist Church, ay ibang-iba po talaga kumpara noon. Kasi kung para po noon talaga, hindi mo ako makakausap. Ikaw yung makinig sa akin kasi ang paniniwala ko, ako yung tama. Kayo, hindi kayo sumusunod, kami yung sumusunod. Pero ang nangyari po kasi niyan, ay wag tayong humatol, wag nating hatulan. May mga kanya-kanya tayong kahinaan at may mga struggle tayo, kumbaga. May mga kapatid tayo. Actually, yung tinuturo naman dun sa reform, Brother Johnson, kagaya ng health reform, sabbath reform, at kung ano-ano pa, dress reform, mensahe na natin pala yun, matagal na. Yung ibang mga kapatid naman natin, siguro ay ngayon lang nila narinig o naintindihan, kaya akala nila hindi ito tinuturo sa atin. Yun, totoo. Eh, yun po pala, matagal na pala itong dinadala natin. Opo. Ang problema lang po talaga, eh baka yung mga kapatid natin talaga na hindi nakikinig o kaya lamig o kaya hindi nag-aaral, minsan lang dumalo sa mga ganitong klaseng worship, sa sabat o kaya kahit ano. Mahalaga po pala yun. Na madalas ka talagang dumadalo. At mahalaga rin na kapag nasa bahay ka at wala kang ginagawa, manood ka ng mga programa na natin. Tama. Ano, programa ng Seventh-day Adventist, nang sa ganun, na-align ka. Correct. Hindi ka na pag-iiwanan. Tama. Na doon mo pala matutuklasan na yung tinuturo pala nila, hindi pala yun bago. Hindi yun new light. Matagal na natin yun. Tama. Itinuturo. Actually, may mga kapatid nga tayo dito sa loob na nagpa-practice po noon. Yeah. Amen. Meron akong naalala, mga kapatid. Ayan, Pastor Brian, at doon sa Hope Channel na sa Ayas, ano, Hope Channel National, kasi meron po tayong sa Visayas, Mindanao, meron sa Pasay. Kami naman, Hope Channel National, na ang aming pong studio ay sa Ayas, ano, Pastor Brian. Meron pong mga patutuo, kapatid, at patulad sa iyo, Brother Nestor. Naalala ko po nang ako ay nag-proceed sa Palawan, nakapanood din ito sa mga programa namin ni Pastor Brian Tolentino. Kung hindi pa po ninyo alam, search lang po ninyo yung katotohanan with Pastor Brian Tolentino. Kami po yon. At ang sabi sa akin ng tumawag, at para doon sa kapatid na yon, nakalimutan ko na yung pangalan kasi tumawag at di ko naman nailista yung pangalan, ay napanood niya yung crusade ko sa Palawan, yung baptism. Doon sa baptism, napakadaming nabautismuhan, dinala po doon sa pinakamahabang beach sa buong Pilipinas, sa the longest beach in the Philippines, doon sa San Vicente. Tapos may dalawang drone na pinalipad. Ang ganda-ganda habang pumupunta po sila doon sa dagat at binautisman isa-isa. So inedit ko po yon, nilagyan ko po ng music background. Umiyak daw siya, sabi ng tumawag sa akin. At alam po ninyo, ang dami nilang mga reform bumalik. At ang sabing ganun, kung tayo ang tama, eh bakit wala tayong ganitong baptism? Bakit wala silang ginagawang pangangaral sa labas? Puro na lang paninira. Puro kasiraan yung sinasabi eh. Yung kasiraan sa church eh. Puro ganun. Puro bad news yung dala, hindi good news. Kaya umiyak siya, tumatawag siya. Siya daw, yung kanyang mga anak, mga manugang, mga apo, ay sabaw-sabaw nabautismuhan. Kaya lang sabi ko ay tumawag uli, hindi ko na nakuha yung pangalan. Pero alam ko patuloy siyang sumusubaybay sa atin. Sana nga ay muling tumawag at magpakilala. Para sa ganun, makapag-testimo din, ma-interview natin kahit online. So yan po mga kapatid. So si Brother Nestor ay isa po sa produkto ng ating pong programa sa Hope Channel with Pastor Brian Tolentino at nakikinabang din sa pag-aralan ng Teen Ministry, Brother Nestor. Ayan na, wala ka nang ililihim sa mga kapatid pero malabo ka nilang i-discriminate.
kasi naunahan na nila nakita ang iyong katapatan. Kaya tama ang pagpapatotoo mo. Ano, dahil wala na silang ipagdududa sa iyo, kapatid. Sa panghuling pananalita, sa mga kapatid dito, sa mga viewers natin. Ayan po, ano. Unang-una po sa lahat, nagpapasalamat ako sa Diyos, sa ating Panginoong Hesus Kristo, at ako ay naliwanagan, ano po, Brother Johnson. Actually, ay hindi ko inaakala na makapagpapatotoo ko ng ganito. Ano? At nagpapasalamat ako at naibahagi ko ito. So, yun na lang po yung aking may babahagi at nagpapasalamat po ako sapagkat ang Seventh-day Adventist Church kailanman ay hindi, kumbaga ay hindi ito Babylonia, hindi ito iniwan ng Diyos. Mali po yung sinasabi ng iba na lumabas dito. At mag-aral lang po tayo ng patuloy at manalangin. Yan, thank you. Okay, Brother Nestor, maraming salamat. So, punta na po tayo sa ating question and answer. Thank you. Doon na tayo magtatanong. Pakibig po.